It's Ngern TV! Hello mga katropa! Andito naman tayo ngayon sa aming paboritong Asian buffet. China Super Buffet. Hinihintay lang namin ang aking dalaga. Ha? Para mamediretso na tayo, pero gusto lang hindi. Okay. Maggagabi na, no? There she is. Well, that was fast. How long did it take you to get here? 20 minutes? 25 minutes? Okay. Man, I was having so much fun eating that. I forgot to take a video. This is good buffet. Look at all the food. Oh my lord. I ate so much. Hello mga katropa. Ayos ba tayo dyan? Just to let you know, ito naman ang masakit ngayon sa akin. Last week, itong kaliwa ko, ito ang masakit. Eh, ngayon naman, lumipat naman dito. Kaya, eto, oh. So, tuloy-tuloy lang ang buhay. Ooh, wow. Matagal na akong hindi nakakakain ito, ha. Ano? Ano ba tawag dito yung ginataan? Ano ba tawag dito, mga katropa? Nakalimutan ko na. Hello, mga katropa. Andito tayo ngayon sa downtown San Diego. At pupuntahan natin ang sikat na City Boxing. Dito po nagpa-practice si Cuadro Alas. At as a matter of fact, nakilala ko na si Manny Melchor. Ito. Ayun, nandun sila. Hindi pa nagbubukas. Ang ganda pala nitong lugar na to, no? Kaya pala nagustuhan ni Cuadro Alas to. Ang ganda. Maganda yung lugar. City Box. Hello mga katropa. Ayos ba tayo dyan? Ako, eto, ayos lang ako dito sa San Diego. Kita nyo naman, ganda ng araw ngayon. Oh, ang sarap sanang gumawa ng mga kung ano sa bahay, pero hanggang ngayon mga katropa, masakit pa rin ang aking mga kalamnan dito, itong braso ko. Kahapon, sinubukan kong mag-traba-trabaho ng konti. Ayos naman, nakagalaw naman ako, nga lang after only a few minutes. Sumasakit na naman uli ang aking braso. So hindi ako nakakagawa ng videos. So mga katropa, ang iniisip ko ay total nandito na rin tayo sa Book of Jubilees. Pag-usapan natin kung ano ang history ayon sa Book of Jubilees. As written in the Book of Jubilees, this book is the history of the division of the days, of the law, and of the testimony of the events of the years, of their week years, of their jubilees throughout all the years of the world. Ito po ang mga binanggit ng Elohim nang ipaliwanag kay Moses ang kaalaman na kanyang ibibigay ang dalawang stone tablets, ang Ten Commandments, ang tinatawag nating Torah, at ibinigay niya ito sa tuktok ng Mount Sinai. Kung babasahin natin ang Book of Jubilees, maaaring sabihin ninyo,
paano naging history book ito? Eh, walang mga nakasulat na dates. Eh, di ba, kung history book yan, eh, dapat lang merong mga dates ang mga events. Kasi, nga, history book. Eh, saan ka nakakita ng history book na walang dates? Maaring ganoon ang iniisip ng kahit sinong makakabasa ng librong ito. Pero para maintindihan natin ang Book of Jubilees, eh dapat nating maintindihan ang kalendaryo na kanilang ginagamit noong mga panahon na yon, ang kalendaryo ni Enoch. Please like and subscribe. Kung maiintindihan ninyo ang kalendaryo ni Enoch, maiintindihan ninyo ang mga dates na nakatakda sa Book of Jubilees. Hindi po pupwede na ang Gregorian calendar o Christian calendar ang gagamitin dahil po ito ay isang pagan calendar. I think the best way para maintindihan natin ang mga dates sa kalendaryo ni Enoch at ang Book of Jubilees ay kumuha tayo ng example sa Book of Jubilees. Jubilees, chapter 4, verse 1. And in the third week, in the second jubilee, she gave birth to Cain. And in the fourth, she gave birth to Abel. And in the fifth, she gave birth to her daughter, Awan. Ayon dito sa Jubilees, chapter 4, verse 1, pinanganak daw si Cain on the third week. Tapos, on the fourth week, si Abel naman ang pinanganak. At on the fifth week, ay si Awan naman ang pinanganak. Kung hindi ninyo alam ang mga terms o mga pananalita na ginagamit ng mga kapanahunan na yon, eh, iisipin ninyo na di hamak na si Eva ay nanganak ng tatlong beses sa isang buwan. Tama ba yon? Hindi naman yata tama na ang isang babae ay manganak ng linggo lang ang pagitan. Dito po natin dapat palawakin pa ang ating mga pag-intindi. Ang mga terms na ginagamit ng mga kapanahunan na yon ay iba sa mga terms na ginagamit natin. At ito po yung mga ni-research ko, no? At ito po ang aking mga napag-alaman. Let's start with the Sabbath. Ang Sabbath ang seventh day of rest. Iba po ito sa weeks. Ang Sabbath ay ang ikapitong araw. Ang weeks ay pitong araw ang haba. Sa kalendaryo ni Enoch, ang weeks ay hindi lang nagpe-pertain sa mga araw or seven days. Ang weeks ay ginagamit din para i-describe ang mga buwan. Ibig sabihin, a week month is seven months. Okay? So, a week year would be 7 years. Ganoon ang kanilang pagkakaintindi tungkol sa salitang week. Ang susunod nating term naman ay ang jubilee or 49 years. Also, 7 times 7 years is 49 years. Ang salitang day ay pareho pa rin po ang ibig sabihin, isang araw. So, balikan naman natin ngayon itong salitang week. Ngayon na alam na natin na ang week ay pwedeng mag-represent ng day o araw, months or years. So, paano natin malalaman kung ang weeks ay nire-represent niya days, months o years? So, ngayong meron na tayong konting kaalaman, bumalik naman tayo ngayon dito sa ating example, Jubilees chapter 4
verse 1. So, analyzing natin itong verse na to. Sabi, linggo lang daw ang pagitan ni Cain, ni Abel at si Awan. So, imposible naman na ang week na pinag-uusapan natin dito ay mga araw. Imposible din naman na mga months ang pinag-uusapan natin dahil ang isang week, month, ay 7 months lang. Kulang sa panganganak ng ano, yung gestation ng kababaihan. So, isa lang po talaga ang ibig sabihin nito. Ang weeks na pinapertain dito sa verse na to ay week years. So, ngayong meron na tayong konting kaalaman, baklasin naman natin ngayon itong first sentence ng ating example. And in the third week, in the second jubilee. Umpisahan po natin dito sa salitang jubilee. Ang jubilee, sa pagkakaalam natin, ay 7 times 7 years or 49 years. Ngayon, ang sabi doon sa verse, in the second jubilee. So, ang ibig sabihin noon, plainly, yung first jubilee natapos na at ngayon ay nasa pangalawang jubilee na sila. Ibig sabihin, at least 49 years na ang nakalampas. So, ganito po yun. Dahil isang jubilee pa lang ang natatapos, ang ibig sabihin noon ay at least merong 49 years. Ngayon naman po ay ang salitang third week. Ang third week, ibig sabihin noon ay 3 times 7 years or 21 years. Ang ibig sabihin noon, 21 years into the second jubilee. So, ang gagawin na lang natin ngayon, pag-addin natin itong dalawang figures na to. At ang makukuha nating sagot ay 70. Therefore, in the year 70 Anno Mundi, in the Enoch calendar, Eve gave birth to Cain. Ito po ang kapanganakang taon ni Cain. Tuloy naman po tayo dito sa susunod na sentence. And in the fourth, she gave birth to Abel. So, on this line, we are still in the second jubilee. Pero nasa fourth week na po tayo. Kaya ganito. Ngayon, pag-addin natin itong dalawang figures na to at ang sagot ay 77 years. Therefore, in the year 77 Anno Mundi in the Enoch calendar, Eve gave birth to his second son, Abel. So, ano naman ang kapanganakan ni Awan? And in the fifth, she gave birth to her daughter Awan. So, we're still in the same jubilee, pero nasa fifth week na po tayo. So, 5 times 7 equals 35. So, pag-addin na lang natin itong dalawang numbers na to, 49 plus 35 equals 84 years. Therefore, in the year 84 Anno Mundi, in the Enoch calendar, Eve gave birth to her first daughter, Awan. So, eto na po yung breakdown natin, ano? Si Cain ay pinanganak noong 70 Anno Mundi, si Abel noong 77 Anno Mundi,
at si Awan noong 84 Anno Mundi. 7 taon ang pagitan ng bawat isa sa kanila. So, alam na po natin ngayon ang mga birth years ng tatlong anak ni Adan at Eva. History! Kumuha ulit tayo ng mga verse sa Book of Jubilees at i-breakdown natin. Parang ano, practice, makita natin kung ano yung ibig sabihin ng date na yun. Pinili ko po itong verse na to. Hindi ko sasabihin kung saan ko napulot to sa Book of Jubilees para gagawin nating surprise kung ano itong date na to. Basahin natin real quick. In the 27th jubilee of years, in the 5th week, in the 5th year, on the new moon of the first month. In the 27th jubilee means 26 jubilees have been completed. So 26 jubilees times 49, 1,274 years. In the 5th week means 4 weeks have been completed. 4 week years is 4 times 7, 28 years. In the 5th year means exactly that, 5 years. On the new moon of the first month means that this day is in the middle of the month and that there happened to be a new moon on that day. Ngayon, kung pag-a-add na natin itong tatlong figures na to, lalabas ang 1,307 years. Exactly. So, ang ibig sabihin po nito ay 1307 Anno Mundi. So, ito po ang date na ito kung isusulat sa yung ginagamit nating notation. 1-15-1307 Anno Mundi. This is the day our Elohim Yahuwah came to Noah and commanded him to build the ark that would save them from the deluge. At kung papansinin po ninyo, ito po ay nangyari during the Feast of Unleavened Bread. So, tulad po ng sinabi ko on my previous videos, ang itong mga dates na to, mga kapistahan, ay mga biblical dates na itong mga dates na to, maraming nangyayaring mga biblical events. So mga katropa, hanggang dito na lang po ang video ko ngayon. I hope meron kayong natutunan dito at sana i-like and share ninyo itong video na to kung nagustuhan ninyo. Also, i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo dahil I'm sure meron sa kanila ang magiging interested dito sa information na ibinigay ko sa inyo. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.